pasama lang ako kay Arthur. Since birthday ni Dad bukas at wala akong alam sa mga relo. Sabi mo, Arthur, may date ka ngayon. Date? Ew, I never date this kid. Especially sa ugali niya. Ay, wow. Sa ugali mong yan, dapat ka bang i-date? Wow. Damn. Sino ka ba? Isa ka lang namang babaeng sa kalsada at pinaliguan na. Partida na pala ako. Mas maganda pa rin ako sa'yo. Mga low class. Uuwi na ako. Huwag mo na ako ihatid, Arthur. Mag-u-Uber na lang ako. Wala akong nagawa kundi pabayaan siyang umuwi mag-isa. Pero at least hinundan ko pa rin siya hanggang sa sakayan. Anyways, nakita ko din sila Phyllis at Astrid doon papuntang parking lot. Mukhang uuwi na din sila. E naalala ko, sa bahay rin naman niya hatid si Phyllis. Why not sumabay na lang siya sa akin, diba? Phyllis, pauwi na kayo? Oo, bakit? Sabay ka na sa akin, para diretso na tayo. Hindi ka talaga nakakaramdam, no? Bakit? Sa bahay mo rin naman siya hatid ah. Di ka pa rin ba nadadala? Sige na, Astrid. Kumalma na kayo. Kasama ko si Astrid pumunta dito, kaya kasama ko din siyang uuwi. Ah, sige, ikaw bahala. Umuwi ako nun mag-isa na parang feel ko natalo ako. Basta parang sobrang iba yung nararamdaman ko nung umuwi ako nun. Teka, nagsiselos ba ako sa kanya? Pagising na pagising ko, chinik ko kagad yung phone ko. Kung nag-reply na ba sa akin si Lily. Wala kasi nung di siya sumipot, parang ginus na din ako. At ganun pa din naman, wala pa rin reply. Bumaba ako sa kusina nun para uminom ng kape. Tapos naabutan ko din si Phyllis. Nakape ka din? Obvious ba? But parang di ko ata kayo naabutan kahapon. Nauna pa ako umuwi sa inyo. Inantay mo ba ako? Baliw ka ba? Ba't kita antayin? Ah, kala ko lang naman. So, sa pa'y nagpunta kahapon? Ah, dumaan lang kami sa park pa nun. May pinakita lang siyang lugar sa akin. Fave niya daw puntahan nung bata pa siya. Daming alam. Sweet niya kaya. Ew. Bagay na bagay kayo. Squammy yung taste. Kapag ako, di ko dadalhin dito sa park lang. Bagay kami? Yun lang ba talaga narinig mo sa sinabi ko? So, bagay nga kami. Hindi. Mayaman pa rin siya para sa'yo. Magmumukha kang gold digger. Oh, ba't nagbago bigla sinabi mo? Ewan ko sa'yo. Akyat na ako sa kwarto ko. Bago ako makyat nun eh, may napansin ako sa kanyang kakaiba. Teka, saan galing yung bracelet mo? Ha, ito ba? Binili niya sa park kahapon. Nabili niya dun sa matandang gumagawa ng bracelet. Cute, di ba? Tapos binigay niya sa'yo? Oo. Cheap talaga. Akyat na ako. Unti-unti ko naramdaman yung kulo ng dibdib ko. Parang nagagalit ako. Kakaiba talaga yung feeling. Nainis din ako. Ewan ko. Kailangan ko na ata siguro magpatingin sa doktor. Nagsiselos siguro yung taong yun. Hindi naman talaga binigay sa akin ni Astrid yung bracelet na yun. Wala din akong interes na paasahin yung tao. Nakita ko lang to sa palengke nakaraan na tsempohan ko na yung timing na pagselosin siya. Ano, nakabihis ka na? Magsasapatos na lang. Dalian mo, malilate na tayo nito sa school. Sipag na sipag ka talaga. Hindi naman kasi ako katulad mo na bobo mag-aral. Seryoso ka ba? Ako? At tawagin mong bobo? Totoo naman ah. Dalian mo na. Tignan na lang natin. Minsan, nagiging matalas na yung dila nitong babaeng to eh. Nakalimutan niya na kung sino yung amo niya. Pero pinabayaan ko yun dahil may event sa classroom namin mamaya. Feliz, call your group para sa reporting niyo. Make sure to be ready before start of the class. Sige po, Prof. Economics yung report nila, Feliz. And as a son of a businessman, pinag-aaral ako nito ng private lessons dati about economics. Para ako daw mag-handle ng businesses niya in the future. Magkakaroon pa naman ng tanungan about sa report nila.
nagdudroging ko tong babaeng to. And that's all of our report about inflation. Any questions? Yes, Arthur. About sa inflation, can you repeat what does inflation mean? Di talaga nakikinig. Ahem. Inflation is the rate of increase in the prices over a given period of time. Ah, okay. Another question. Should I make any changes to my retirement plan due to inflation? Anong retirement plan? I mean, yung dad ko kasi may nilaan sa akin na pera every end of the month. Para sa kinabukasan ko daw. Pero kung bababa lang pala yung value ng pera ko, may dapat ba akong baguhin para di mabawasan yung value ng iniipon ni dad? That's a wise question, Arthur. Okay, Felice, go ahead. Wala kasi yun sa report namin. Felice, kahit wala yun sa report, dapat alam mo yun. You need to be smart about your money, just like Arthur said. Ano kasi, sir? Wala po kasi yun sa textbook. Felice, it's related to your topic. About inflation, you should know it better. Sorry, sir. Okay. I'll be grading your report lower since you didn't research more about your topic. Sorry talaga, sir. Habang naglalakad si Felice papunta sa upuan niya, may binulong ako sa kanya pagdaan niya sa akin. Sino ulit yung bobo? Nakasimangot siyang umupo nun at kitang-kita sa mukha niya yung pagkatalo niya. Okay lang yan. You did your best. Tulit na lang kita mamaya. Huwag ka na sad. Thank you, Astrid. Sabay tayo mamaya sa gate. Tulit kita ice cream. Sige. After ng class namin, sabay nga talaga silang lumabas ng school. Pero, syempre di ako comfortable na kasama niya lang si Astrid. Kaya, sinundan ko sila. Nakita ko sila pumasok ng 7-Eleven at napaka-cheap talaga ng Astrid na yun. Corneto ba lang naman yung binili sa kanya kaysa Magnum? Kung ako yan, baka isang tab pa ng Magnum yun. Pagkatapos sila bumili, naglakad pa sila papuntang park para tumambay. Sinundan ko ulit sila nun at nakita ko umupo sila sa bench. Nag-jowa na ba itong dalawang to? Felice, we've been great friends, no? Oo nga eh. Parang kailan mo lang ako naging kaibigan pero naging close ka kagad sa akin. What if we can be more than friends? Ha? Anong more than friends? Like, kung pwede ba ako manligaw sa'yo? Manligaw? Ano kasi eh? Di pwede. Nandito ka na naman? Susundan mo ba kami? Di ka pwede manligaw sa kanya. At bakit? Tatay ka ba niya? Baka nakakalimutan mo, amo ka lang niya. Ba't maliligawan? Iniligawan ko na siya. Arthur, di ka naman nanliligaw sa akin eh. Gusto kita, Felice. Totoong gusto kita.